What is going on, mga Kiripais? Joe Moto here. At nandito na naman tayo sa labas. Huminto lang muna tayo saglit. Ngayong araw, ipapaayos natin ang suspension ng 10R. Well, wala namang sira suspension ng 10R. Mali yung term ko, ipapa-adjust pala. Factory settings pa ang suspension dito sa bike. Wala pa akong nagagalaw sa loob ng 1 taon at 4 buwan. Pero kasi pakiramdam ko lately, parang off yung settings ng suspension eh. Hindi ako ganun ka-convincido sa play ng bike. Ipapaset natin base sa riding style natin at sa timbang ko, para sa abang takbuhan, hindi chapso yung pakiramdam. Dami nating options sa suspension, ayaw kalikutin eh. Pero may kilala akong expert pagdating sa ganito. Kaya ngayong araw, pupuntahan natin siya. Nasa Caloocan siya eh. Bisitahin na natin yung shop niya. Buti may araw ngayon. As in, sobrang maaraw ngayon. Namiss ko gamitin tong 10R. Late lang, puro CB yung nilalabas ko kasi basa yung daan. And puro mahaba o malalayo yung pinupuntahan natin. Oh nga pala, nagpalit tayo ng brake master. Yung dating RCS16 na nakalagay as stock, pinalitan natin ng Brembo RCS19. May settings to, kung gusto natin ng normal, kung sports o pang track. Also natitiklop to eh. Medyo malayo lang ang location niya, pero sana worth it ang punta natin. Speed limit nga pala dito. Lagay natin yung speed natin sa... It was at this moment that he knew he fucked up. Ayaw mo kumagat. Ayaw kumagat ng cruise control ko. Ayaw kumana ng cruise control natin. Anong nangyari sa'yo? Woo! R8. Ano meron? Bakit sobrang traffic ngayong araw? Pwede ba hintuan dito? Ito. Saglit tong motor natin. Ba't tayo gumana ng cruise control? So, patayin saglit. Baka madaan sa patay, then bukas ng makina. Ah, sana gumana na. Ito din natin yung cruise control button at set. Ayaw pa rin! Ah! Ayan sa Waze, dapat nandito yun sa may kaliwa. Ito, maybe motor tuning, suspension engineering. Nice. Hello po. Ay, hello po, andyan si Don. Asa si Don, asap naman dito po kasi mapapagawa ko. Papatono lang ako. Mapalamig lang tayo sa glit ng makina dahil sobrang init ngayon ito. Halos di mo nga makahawakan eh. Kung meron man akong kilalang sobrang lalim ng kaalaman pagdating sa suspension, si Sir Don yun. Bala ko sanang itimpla yung suspension nito, harap likod. Yung tipong ginagamit ko pang, sabi natin road use, tsaka pang occasional race track, pwede ba yun? Okay, so anyway, itong motor mo is a race bike by DNA. Ang gagawin natin is called profiling or bike balance. Ang ibig sabihin ng profiling, based on your weight, based on your necessity, itatranslate natin yan dun sa suspension settings mo. Yung bike balance means when you sit on your bike, yung weight mo must be equally distributed. 50-50 weight distribution. When you reach that, ang nagagawa niya, oscillation ng rocking motion ng chassis mo, mas nai-eliminate niya easily. So si rider, lagi ka lang nandun sa balance or yung sinabi ko nga kanina, equilibrium. Okay. So nami-minimize yung tagtag, mas stable sa high speed, mas maganda ang stopping, braking, most of all yung cornering mo. Okay. Nandun ka sa maximum lean, hindi nagra-rock, which is ideal. Uh-oh. So ang in-expect natin na ma-achieve natin, better tire traction, less brake dive, yung weight transfer, mas fluid yung batuhan ng front and rear suspension. Okay. Kumbaga diba parang sa ano, over the top, pag magkasing lakas yung dalawang braso, nobody wins. Lagi lang siyang nandun sa position na medyo mas stable silang dalawa.
So as a rider, yun yung gusto natin. Siyempre, ang CASA, meron silang standard setting out of the box. Kaya lang, ang rider, iba-iba naman tayo ng galing, ng weight, ng riding style, skill, terrain. So ito yung perfect opportunity na kung ano yung talagang kailangan ni rider, yun yung ilalagay natin sa suspension. Nagdagdag kasi ako ng sukat ng gulo. So parang mas nagkaroon ng, mas naging planted yung harap. Ang tawag dun sa ginawa mo, nagdagdag ka ng unsprung mass. Meaning, mas bumigat yung gulong. So, dapat talaga, timplane talaga. Oo, no? Yung hampas ng lubak sa gulong, and then yung impact ng gulong sa suspension, mas mabigat, mas malaki. Okay. Kaya mas kailangan mo ng mas magandang suspension setup. Yung sequence ng gagawin natin, kukuhanin muna natin yung static sag. Ibig sabihin, ilan yung nakukonsume from the suspension travel with the bike alone. Next naman, kukunin natin yung rider sag. Ilan yung nawawala sa play, also na sa rider sag, kapag nakaupo ka na. Okay. Ang objective natin ngayon, since touring and track ang habol mo, ilagay natin siya somewhere between 30 to 35 millimeters yung iyong rider sag. Okay, sige. Pag na-meet na natin yun na magkalapit yung dalawa, then we can say na nakabalance na yung spring tension mo or yung spring payload. Saka naman natin naatakihin yung compression, which is yung rate ng pagbaba ng motor. Okay. And lastly, yung rebound, yung rate ng pagbalik ng motor. Yung ipet dun sa spring and preload. Okay. And also note na ang spring is an energy absorbing device. So let's say na mareno ka, yung momentum mo, yung weight mo, plus yung tama ng lubak or wave sa kalsada, lahat yun ina-absorb ng spring eh. After niyang i-absorb yun, may tinatawag na recoil. Lahat yun ibabalik niya sa'yo. The same force na in-input mo sa kanya, the same force na ibabalik niya sa'yo. Para mapatay yung harshness, dun gumagana yung rebound damping. Para i-tame niya, and then yung gulong mo, hindi mag-lift off the ground or mawala na tire crash. Nice. Dami kong nalaman agad sa ilang minuto niya. Okay, sige, tirahin na natin to. So, ang gagawin natin, merong two points, point A and B. Doon kami susukat. Yan, iaangat nila. Okay, sige. Same sa front and rear. Okay, and then the same points na pag yung motor lang, same points na ikaw lang. And then we'll have measurements doon sa form. Mm-hmm. Para makita mo yung data ng suspension. Bali, ang setup natin, yung wala akong hangkas. Ganun yes. Setup. 527. Doon ako sa may kanto ng emblem, ha? Saka sa may kanto ng plaka. So, yan. Oops! 125. Okay, so yun, same points na sinukatan namin kanina, all the time, dun din kami magsusukat. Ngayon, kunin muna natin yung static sag, which is yung own weight ng motor. Game? Patay lang ulit. 515. Napaka-technical pala nito. 100. So, Jawa, ito. From dun sa sinukat ko kanina, which is yung stanchion, yung chrome, yung length niya from boot to dust seal lip, 125. Own weight ng motor na binabalance lang nila, 25 mm or 1 inch, na wala na agad. Oh, okay. Normally, this should be mga around 10 or less. 10 millimeters or less. So this means na yung spring mo could be too soft for the weight ng bike alone. Pero since may preload, kaya naman natin yung habulin. Okay. So ito yung starting static sag mo. Ngayon, ang next naman, ikaw naman yung sasakay sa motor kasi kailangan ko yung weight mo. So ang objective natin, pag upo mo, it's between 30 to 35. Yun yung dapat maging figures natin mamaya. Up, steady. Up. $89, stiffer side or gusto mo yung medyo... Pero kasi you can't expect comfort talaga sa motor na to eh. Yun nga eh. Basta ang habol maganda. Na, yun nga kasi ang objective natin between 30 to 35. Siguro gitnaan na lang natin as close as possible sa mga 33. Never mo pa ito napadial, no? Hindi ko pa. May mga pagkakataon kasi, kunwari mag plus 1 ako rito, plus 1 dito, yung pala hindi sila pantay. Magyan ko lang na whiteboard marker lang naman. Para meron ako starting point. Pina-adjust lang natin sa saglit yung preload.
Bali, naka 9 ka pala. Oh, pantay naman. 1, 2. So, anong gagawin natin? Mas malambot yung... Bali, firmer to ngayon. Kasi kanina ang rider sag mo is 36. Masyado malambot. Masyado malambot. So, ang objective natin is between 30 to 35. So, ang ginawa namin, from your current setting, minus 9, naka all the way in yung push rod ng preload. Minus 9 kanina, ngayon naka minus 5. So, medyo pa mount ulit. 495. Isa pa. Diyaw, naset na natin yung rider sag mo. Ang sag mo ngayon is 32-32. From 36-32, ngayon 32-32. Next na i-adjust natin yung rebound naman. Yung rebound naman. Yung bilis naman ng balik. Okay, sige. Just to illustrate yung differences ng ibang riding modes, ang enduro, kunyari for a GS-1250, ang enduro mode, ang rebound rate niya ganito, yung bilis ng balik. So, bababa, tapos tatalbog ng dalawa. Road mode naman, bababa, tatalbog ng isang malaki, tapos isang talbog lang magpapahinga. Yung dynamic or yung sport, bababa, tatalbog ng maliit, tapos magpapahinga. Ang differences ng tatlo is hindi yung dami ng talbog, yung rate ng pagbalik. So, since sa'yo, touring and sport yung gagamitin mo, so malapit siya dun sa dynamic mode ng GS yung gagawin natin sa. Okay. Hindi dapat bouncy, syempre. Corner ka tapos... Tapos malikot. Both front and rear, ganun yung rebound. Yun naman, napifeel siya every time ipapump mo yung suspension. Napifeel mo yung balik at saka yung chassis, makikita mo na nag-oscillate or nagbabounce pa. Mm. So kapag may lubak, para lang siyang... With your bike, pagka syempre malalim, nararamdaman mo talaga yun. No. Pero ang main essence nung gagawin natin, is yung hindi comfort yung stability while still having that performance. Okay. Yung comfort. Wala talaga. Sa adjustment mo naman, yung compression, yung 10, also known as tension, ito naman yung rebound. Pag hindi siya nag-click, minsan number of revolutions yung bilang. So, half, one, half, two. Dito hindi pantay, dito 1 and 3 fourths lang. Ah, talaga? Bakit gano'n? Eh, siguro. Siguro sa vibration? Possibly. Or pagpihit sa factory, I don't know. Tignan mo ngayon, nakasarado yung rebound, so expect mo talagang napakabagal ng balik. Pagangat. Masyado makunat. Yung balik, ramdam mo na parang malagkit. Oo. And given, kasi naka-close nga. Yung, open mo nga ng isa. One. Better to kaysa kanino. Bawas ka lahat eh. Bawas. Mabilis. Balik mo. Unat pa rin eh. Dagdag ka kalahati lang. Dito tayo sa likod. Bilis. Joe, bilangin ko lang din yung rebound. Yung feel ko lang sa kanya masyado mabilis yung... Yung pagbalik. Yung pagbalik. Mas may pitay. Sakto lang sa akin. Yung compression niya yung makunat eh. Bawas ang kalahat. Kasi yan. Ito, napihit mo na dati, hindi pa din. Hindi pa. Pantay naman. Ha? Parang may level. Ang objective kasi pag upo ng rider, di ba nga ma-distribute natin yung weight 50-50 yung okay. Ng hati nila. So every time na doon ako sa seat, mid riding position, tapos binabagsakan ko siya, may konting input dito, may konting input dito. Kasi nararamdaman ko working yung front, tapos nararamdaman ko na working din yung rear eh. Wherein ang bomba ko nandito eh. So meaning, So dapat ba every time na umuupo ka, sabay lagi yung baksak mong kanapat likod? Especially kung naka-brake, dapat naka-brake. Tapos ganyan. Okay. Or another method, from ganitong position, tapos bubombahin mo siya. Dapat pareho rin silang merong input. Yung setting mo naman kanina, not too bad eh. Medyo mas dinistribute lang natin ng mas even. From 36-32, this time naka 32-32. Maganda na yung setting mo kanina, enhancement lang.
Ah, okay. Tapos, pinino lang natin ngayon. Oh, ang major difference lang, yung rebound kanina, medyo matulin pa. Front and rear. So, yun yung big difference. Slower yung rebound this time. Sige. Yung compression, halos wala na rin kaming binago, maayos na. Pwede tong may angkas, hindi. Kasi pag may angkas ka, di ba, nung nagsukat tayo ng weight, ikaw lang yung mag-isa. So, let's say, ang angkas mo is about 60. So, may more 60 kilograms dito, kailangan mo mag-adjust ng rear shock para ma-support yung weight niyong dalawa. Magdagdag ka ng preload. Subukan natin kapag may angkas. So, with your weight alone, ang sag mo, front and rear, is now 32 millimeters. From 36 sa front, 32 sa likod, 32-32 na. Ang next na i-demonstrate natin is how the back ride or yung pillion rider affects yung rider sag. Ang angkas mo is around 50. May rider kami. Angkas mo, around 50 rin siya. Just pwedeng pa-mount. Sir, may angkas lang, sir. Baka pagalitan ako, may back ride na ito. Sino camera? 90. From the sag of 32, naging 45. Meaning, yung weight niya, kinompress pa ng 13 millimeters more. Sa front, hindi naman masyadong na-apektuhan. Kasi nga, ang weight niya, nasa dulo. Kailangan magdagdag ng preload. Doon sa rear shock mo, approximately, siguro mga additional 3 to 5 revolutions pa yun doon sa spring preload. Pero yung 45 is not too bad kung short distance ride. Yung settings pala natin dati, wala naman. Ang main adjustment natin yung harap lang. Profiling na ginawa natin, magkano dito sa AB Moto yun? On a regular rate, it's 1,500 pesos. Sir Don, maraming thank you sa pag-a-adjust. Napaka-technical na tao nito ni Sir Don. Okay na. Buti na lang may lounge dito, hindi tayo nainip aircon pa. Sir, thank you po ah. Thank you. Well, yung likod natin, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Pero dito sa ulan. Mga bata. Wait lang. Isa lang ah. Mabata, kulit. Itong bagong setup ng suspension na ginawa natin dito sa ZX10R, of course, hindi kasing komportable ng mga adventure bike. Pero, naging balanso yung plane ng suspension natin sa ganitong klaseng road condition. Tapos na tayo sa AV Moto. Punta naman tayo ng garage point dahil dito sa bagong lumabas na issue. Ayaw gumana ng cruise control ko. Di ba dito? Yun ang paborito ko sa ZX10R eh. Binay na nga. Anto, bago ba to? Bago to ah. Tatanda mo yung, di ba, nakabit tayo. May isang wire na hindi nakakabit. Yun yung cruise control. Kaya pala eh. So ayun, nalaman na natin yung culprit kung bakit ay gumana ng cruise control natin. Naalala nyo yung nagpalit tayo ng brake lever sa harap, yung brake master. Meron kasing tatlong wire dun. Yung dalawa dun nakabit natin, yung isa, eh, tinakpan lang natin. So tignan natin kung anong magagawa dito sa garage point. Ito yung sinasabi sa inyo mga K-Device. Okay, may tinap na ng wire si Alvin. Detesting kung gaano ba. Kasi kung dito at papaandarin lang yung gulong, hindi gagana yung cruise control eh. Kailangan dalawang gulong na andar eh. Testing lang nila kung gagana yung cruise control. Kapag di kasi nakasalpak yung wire, nababasa ng cruise control na nakapiga lagi yung preno. Kaya nalulungkot ko mong sabihin sa inyo mga Litipais, pero hindi natin magawa ng paraan. Either pala tayo ng magandang brake master o sacrifice natin yung cruise control. Of course, hindi natin pwedeng sacrifice yan dahil isa yan sa mga strength ng bagong ZX10R. So binalik natin yung stock brake master. Naka RCS 16 ulit tayo. Wala eh. Ito kasing RCS 19 na nakakabit sa atin. Dalawa lang kasing wire nito, which is sa bagong ZX10R, tatlo. Pangatlo yung cruise control. Hindi pwede to. Sayang. Pero okay lang. At least, may cruise control na ulit tayo. Okay, moment of truth.
ginawa natin kung nagana na yung cruise control. Sabi natin nasa third gear tayo, 70 km per hour. Cruise control on, tapos lock. Ah! Mahala ka rin. Reno mawawala. Nice. Lock ulit. Foot brake mawawala. Nice. Roulette lock. Clutch mawawala. Nice. So far satisfied ako sa tip na ng tenor natin yun. Saka nawala yung thinking ko na baka may mali sa motor, baka iba yung timpla ng motor, baka iba yung distribution ng softness tsaka pagka-firm ng suspension natin sa harap at likod. Wala lahat yun, at least eto sa ginawa natin ito, panatag na tayo kahit inabot tayo ng gabi. Kung nag-enjoy guys sa video na to, kindly leave a like, at kung may lagay sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Uuwi lang muna ako dahil anong oras na. And see you sa next content.